ay makasalanan para sa ilan. Kaligayahan naman siya para sa mga kalalakihan. Hindi siya takot mahusgahan dahil ang kanyang trabaho ay may katuturan. Ngayon ay handa na siyang magbago para sa kapakanan ng kanyang anak na may kapansanan. Kakayanin kaya niya ang resolusyon na ito? Si Magdalena, nagbago na? Kaya ko naman magbago. Pero sa hirap ng buhay, sa kalagayan pa ng anak ko, napilitan pa rin ako pumasok sa bar. Kahit hindi ko naman gusto. Ako po si Joanne De Leon, 53 years old. 10 lalaki po ang humalay sa akin na sumira pa ng buhay ko. Na hindi ko natupad yung pangarap ko. Si Joanne, achiever sa eskwelahan, mataas ang grado at pangarap na maiaho ng pamilya sa kahirapan. Talino ako, first owner nga yung sa ribbon ko. Mula hanggang grade 6. Pero nag-first year ako, third owner ako. Ang pangarap ko noon, maging newscaster. Ang kanyang kabataan, nilapastangan ng mga tao, halang ang mga kaluluwa. Sinirensyon niya ako sa contraction, sarado yung gate. Pumasok kami, tapos nakita ko doon may 10 mga lalaki. Gabi ng lagim na kanyang maituturing. Nasa isang iglap ang kanyang mga pangarap, gumuho at nasira dahil sa mga lalaking nag-init ang katawan at naghanap ng bibiktimahin. Sasara pa kayo sa gagawin namin sa'yo. Una muna, sinampal niya ako. Sabi ko, huwag tinali niya yung kamay ko. Yung pagkasuntok niya sa akin, yun ang wala na ako ng mali. Pero siya yung nakita ko. Pero maraming lalaki na nakita ko. Hinding-hindi makakalimutan ni Joanne ang mga nangyaring iyon na magbibigay sa kanya ng malungkot na kinabukasan. Next! 10 lalaki ang naghalin-hinang gumalaw at umabuso kay Joanne. Hustisya ang hinahanap niya ng mga panahong iyon pagkatapos. Pero ipinagkait sa kanya ng pagkakataon. Dahil sa sinapit, napilitang huminto si Joanne sa pag-aaral. Kaya mo yan. Pero dahil sa kagustuhan niyang makatulong pa rin sa pamilyang naghihirap, tinanggap na lang niya ang alok na trabaho ng kanyang kaibigan. Kung gusto mo ng trabaho, ipapasok kita. Hanap buhay na ang puhunan ay ang kanyang sariling katawan at kasariwaan ng kabataan. Kaya pumasok ako dun sa bar. Naging dancer ako dun. Sa bar na kanyang pinasukan, lahat ng pinapagawa sa kanya hindi niya matanggihan. Sumayaw, makipag-inuman, at kahit ibenta ang katawan, sinisikmura niya kumita lang ng pera. Umiiyak ako. Pumasok ako dun sa banyo. Tapos na ako nandun sa sabi ko, Diyos, paano ako makakatakas? Sabi ko, sana makatakas ako. Akala ni Joanne ay hindi na niya mararanasan ang pang-aabuso na sumira ng kanyang buong pagkatao nung siya'y dalaga pa man din. Pero ang may-ari ng bar na kanyang pinagtatrabahuhan, may masama rin palang hangad sa kanya. At dahil wala siyang kalaban-laban, muli siyang nakaranas ng pangahalay sa ikalawang pagkakataon. Matapos ang mahaba at nakakapagod na gabi, habang tulog ang kanyang amo, nakahanap si Joanne ng pagkakataong makatakas. Nag-demand ako. Tapos sabi niya, hindi naman kita na-repeat, hindi naman kita inanuwi. Ano yung ano niya sa akin? Sabi niyo, hindi ko naman, inong ka naman, hindi niya sinabi sa akin, pero hindi ko inanong. Sa halagang 1,000 piso na natanggap ng kanyang tiyuhin, hindi natuloy ang sinampang kaso sa manyak niyang amo. Siyempre masakit. Siyempre ako yung na-rape. Ako yung ginahasa. Hindi naman sila. Ako yung ginahasa. Pero ano, naarig na lang sa ganun. Tapos wala pa akong kaalam-alam. Siyempre nasaktan ako.
Natakas nga si Joanne sa kalupitan na sinapit sa Maynila. Sa Pampanga, mas malala pa palang kanyang mararanasan. Tapos sabi ng kaibigan ko, tara, meron akong mapapasukan sa'yo, may pupuntahan tayo. Tapos pagpunta naman namin, sa kaso niya nang pala ako dinala. Doon niya ako binintay, hindi ako makalabas. Sa kasa na kanyang pinasukan, pambababoy sa pagkatao at dignidad ang kanyang hinubad dahil sa mga ipinapagawa sa kanya ng mga customer doon. Ito ang tinatawag sa mga beer house na extra service. Yun, didisplay kami doon. Tapos napapili ako nga sinabi nila, ito superstar, ikaw yung superstar. Kasi nakakasampu lalaki, kahit tinitis ko na lang, ang sakit-sakit nang sagipan din sila. Kumawala si Joanne sa kababuyan at kamunduhan na kanyang kinasadlakan. Hindi niya ginusto ang mga nangyayari sa kanya noon. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan at kakapusan, sadyang sa pagbebenta ng laman siya bumabagsak at kumikita. Ang sama ko, okay naman. Pero di ba, sa bar, pag di ka kumikita, hindi ka pansin. Pero pag kumikita ka, okay yung amo mo, babet sa'yo. Hanggang sa nakasanayan na nga niya ang mag-entertain ng mga customer sa bar. Maging ang i-take home pa siya. Pero isa na namang nakaambang na panganib ang sa kanya'y nakaumang. Isang gabi, may customer na binook si Joanne. Laking gulat niya na 10 tao pala ang pipila para siya'y galawin at halayin. Na ulit muli ang bangungot nang maranasan niya ulit ang isinumpang sitwasyon noong kanyang kabataan. Ang pagpasapasahan ng mga uhaw na lalaki sa laman. Ito, Diyos ko, nang gagawin ko dito kung paano ko ito maaano. Idasal na lang ako lang, dasal. Ang pangahalay na ginawa sa kanya, nagbunga. Si Joanne, nagdalang tao. Dahil nabuo ang pangahalay sa kanya, tinangka ni Joanna ipalaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Naisip ko na ipalaglag siya, pero nagdire-diretso siya kaya siguro kaya ganun, nagkaganun siya. Sa edad na 17, naging batang ina si Joanne. Ang masaklap dahil premature baby ang batang si Angelo. Nagkaroon ng kapansanan sa pandinig at may bukol din sa kanyang likod. Ang kondisyon ba ng batang si Angelo ang magpapahinto na sa wakas kay Joanne sa pagtatrabaho sa beer house? Kakayanin niya kayang talikuran ang kanyang hanap buhay na nakagisnan? Handa na ba niyang iwan ang madilim niyang mundo para sa kanyang anak? Tutukan ang ikalawang bahagi ng kanyang kwento. Huwag bibitiw dahil mapapanood na yan sa pagbabalik ng Rated Corina.